ating po. Are you blessed? Hello. Yeah. Are you blessed? Yeah. Blessed po kayo. Pwede po bang patiin natin yung bawat isa? Nang magandang umaga, sabihin mo sa katabi mo, magpalain ka kapatid. Narito ka. Good morning po ulit. Good morning. Hugot na naman malas. Masyado mong malas. Okay lang po? Sakto lang. Ayan. So, dahil po nagkamustahan na po ang lahat, i-welcome naman natin yung ating bisita sa umagang ito. Palapakan natin si Lord. Sa buhay, Queens. Quincy, tama ba yan? Queens Alice Aton. Saan po si Queens or Queensy? Saan po siya? Parang may siya natin. Nandito ba siya? Ah, nasa baba. Sinasalvation na po kagad. Ang bilis invited ni Sister Alma Biso. Si Sister Alma po nandito po. Ayan, tayo po kayo. Ayan, palapakan po natin ang Lord sa buhay niya. Ayan, meron pa kayo? Ayan, praise God dahil patuloy na dinadalhan tayo ng Panginoon ng talagang kaluluwa. Amen. At sa dumarating na araw, di ba, nananalangin po tayo ng prayer for three. Sumasabay po ba kayo doon? Opo. May mga pangalan na po ba kayo? Amen. Meron po bang mga wala pang pangalan? Nakatulad ko, wala pang sinusulat na pangalan. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, lahat ng pangalan na naisip ko last year, naisulat ko na. This year, ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, Ikaw ang magpakilala sa akin sa kanila. Amen. O, kasi siguro po yung iba sa atin dito, sa tagal na naglilingkod sa Panginoon, talaga namang naubos na ang lahat ng kakilala. Di ba? Yung iba talagang nadala na rito, yung iba kasama na natin dito. Amen. So, doon po sa mga marami ng duwan na panahon na talagang hindi na maisip kung sino yung susulat pa dahil hindi pa niya kilala, yan, sabayan niyo po ako manalangin sa mga tao, sa matatabang lupa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. At sa pagtakbo po natin, sa paglakad natin, sa 21 days prayer and fasting, sumasabay po ba kayo doon? Nag-almusal po ba kayo? Kahapon? Nananghalian po ba kayo kahapon? Naghapunan po ba kayo kahapon? Parang alam nag-fasting. Iilan lang. Okay. Praise God. Ayan. So, sabay po tayo. Medyo challenging siya, pero rewarding eh. Diba? Rewarding when you pray, when you fast to the Lord. Because all wisdom, all knowledge, all understanding will be given to you. Lahat ng mga kailangan mo, when you ask, you will receive in His name. Amen. Hallelujah. So, bago po natin magampanan yung ating, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, eh, kailangan, ready-ready tayo. Ready po ba tayo? Ready po ba tayong magdala ng mga kaluluwa sa simbahan ito? O kaya sa simbahan na pinakamalapit sa kanila? Yan, for example, nasa Dasma sila, o nasa Silang, o nasa Tagaytay, o yun ang piliting pumunta rito. Diba? O kaya nasa abroad. Hindi na natin kaya yon. Dali natin yung mga talagang kayang-kayang pumunta rito. Amen. Amen po ba doon? Kung pipilitin nyo pa rin yung malalayo. Hindi na, di ba? Yung malalapit lang. Pero bago natin magampanan, kahapon nga po, ang prayer is prayer for 3,000. Grabe, ready po ba tayo ron? Kung sakali po bang dagsahin tayo ng 3,000 kaluluwa, ready po ba tayong lahat na mag-minister? Amen. Amen po. Ayan, dapat pala ganito ang salita. Para ano. So, ang preparation po natin, bukod sa prayer and fasting, we need to also know
how to guard our hearts. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, guard your heart. Yan. So, ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi guard your heart. Yan. Mababasa po natin sa Proverbs 4:23. Hindi po yan. Yan po yung kahapon. Yung isang ano po, isang PowerPoint. Thank you. Guarding your heart, yung title nito. Okay. So, may subtitle po ito. Naaalala niyo po ba yung last time na nag-preach po ako? Ang title po natin is Logos Focus. Sino po yung nandito noon? Tatlo lang po ang nandito noon. Nandito po ba lahat? Lahat nandito, taas po ang kamay. Taas, kasi taas yung nandito. So marami pong wala dito nung time na yon. Okay, ang title po nun is Logos Focus. Ang pinaka main point po dun is to focus on the word, not on the person. No? Hindi ka magpo-focus dun sa nagsasalita, hindi ka magpo-focus dun sa suot ng nagsasalita, hindi ka magpo-focus dun sa kung paano niya sabihin yung mga sinasabi niya, but you focus on the word of God. And the conclusion is focusing on Jesus in the person of the one whom you speaking to. No? Kristiyano man siya o hindi. Focus on Jesus in that person. Logos, focus. Ang subtitle po nun, Imago Dei. Ibig sabihin, image of God. Now, our topic is guarding your heart. Or guard your heart. Subtitle, Non-Luderi Dei. Pakisabi nga po, Non-Luderi Dei. Mamaya po maiintindihan natin ano ba yung ibig sabihin niyang non-luderi day. Guarding your heart. Sabi po sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pantayan mo ang puso mo. Kung ipaparaphrase ko po siya, pantayan mo mabuti ang puso mo. Bakit? Pakiano nga po yung verse. Thank you. Andyan po siya. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng mga ginagawa mo, nagmumula dyan sa puso mo, sa kaibuturan ng puso mo. Tama po ba yun? Tama po ba yung Bible? Tama po ba si Lord kung sinabi niya yan? Na lahat ng ginagawa natin sa buhay, araw-araw, no, kala mo inisip mo lang, pero yung totoo nang galing ito sa puso mo. Everything you do, sabi diyan, no, flows from it. So, we must need to guard our heart. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi mo, guard your heart. Amen. So, ang gusto ko pong mangyari ngayong araw na ito, kahit ang dami ko pong sasabihin ng mga salita, isa lang po yung gusto kong matandaan ninyo. Kahit makalimutan niyo na yung iba, guard your heart. Guard your heart. Pwede na po akong gumawa. So, my question is, do you love God? Amen. Do you love Jesus? Amen. Do you love people? Amen. Then guard your heart. Because if you love God, and you do not guard your heart, you cannot love God wholeheartedly. If you love Jesus, but you do not guard your heart, you cannot fully, authentically love Jesus. And if you love people, you must lalo nabantayan mo yung puso mo. Di ba? Kasi, iba na pagtao na. Nakikita mo siya, nahahawakan mo siya, nakakasalamuha mo siya. So, mas doble ang pagbabantay sa puso mo. Hawakan mo nga po yung puso mo. Nababantayan pa ba siya? Kahapon po, ang topic namin is the same. Iba lang yung mga nilalaman. But the same title. Kahapon po, I focus on the things, one character of a person, yung ego, yung pride ng tao. No? Yung umaatake sa atin. Kapag naiinis tayo, kapag nagagalit tayo, kapag naiirita tayo, umiiral yung ego, umiiral yung pride. Yan yung concentration ng message kahapon. Na ito po yung tinatawag na yung
seat, ideal seat of your soul, of your spirit, of the Holy Spirit. Kapag di mo binantayan, hindi mo nababantayan yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyo. Hindi mo masusunod ang kanyang gusto. Now, first, the first thing you need to do is for you to guard your heart, you need to not let your guard down. Sabi mo nga sa matabi mo, do not let your guard down. Ibig sabihin, wag mong bitawan yung sandata na meron sa iyo. Amen? O kasi once na nangawit ka sa sandata mo, mabilis kang aatakihin ng kaaway. Amen? That's why we need to wear the armor always, every day of our lives. Yun yung sandata natin eh. Sino ba yung armor? Diba? Na-discuss na rin natin yun. The armor within is Jesus. Amen? Amen. So, how do you guard your heart? How can a man guard his heart? Paano mo babantayan, ikaw bilang tao, paano mo babantayan ang puso mo? Paano babantayan ang sarili mo? Paano mo talagang babakuran ang sarili mo? Eh natural sa tao, ang marupok, mahina. Diba? Kumbaga, kaya maraming senti. Kasi marupok ang puso ng tao. So, lalo na kapag ikaw yung tinatawag na vulnerable, yung parang wala ng pag-asa, wala ng kapag-asa, ikaw yung nasasaktan, siguro yung iba po sa atin dito may mga problema, may mga pinagdadaanan sa atin. Ngayon, paano kung ganun yung sitwasyon mo? Paano kung ikaw ay emotionally challenged, psychologically challenged? Hindi naman po yung talagang ganun, ha? But yung dami mong iniisip, ang dami mong problema. Paano pag ganun? Paano mo babantayan yung puso mo? Paano mo siya babakuran? Eh, mahina ka na. Paano kung nasasaktan ka sa oras na ito? Paano mo siya babantayan? At hindi lang yun, paano kung talagang bagsak na bagsak ka na? Tapos wala kang ibang malapitan, wala kang ibang makapitan, wala kang ibang matawag. Sa mga matatagal na po sa atin, isa lang naman ang sagot, di ba? Sino po yun? Si Jesus. The truth is, you cannot guard your heart on your own. Hindi po natin kayang bantayan ang puso natin ng tayo lamang. Kailangan natin ang Panginoong Jesus. Kailangan natin si Jesus every day to help us. We need God, we need the Holy Spirit's effort, the Holy Spirit's help in the name of Jesus to help us overcome those obstacles in our lives, those challenges in our lives. At lagi na natin itong narinig, ang problema, namumroblema pa rin tayo. Hindi po ba? Dumarating ka rin tayo na bumabagsak pa rin tayo. Dumarating pa rin sa punto na iinis pa rin tayo sa sitwasyon. Dumarating pa rin sa punto na yung inis mo nagiging galit na, yung galit mo nagiging kasalanan na. Bakit? Kasi hindi mo na siya makontrol. Dahil bagsak na bagsak ka na. Because our heart is so careless, it makes ridiculous decisions which are very harmful to our entire being. In fact, isang example po nito, no? Sobrang stupid, no? Ng ating puso, kaya nga, umiibig ka ng mali. Diba? Nagdi-decision ka ng mali. Nagiging impulsive ka. Minsan, pinagplanuhan mo ng mabuti, kaso lang palpak pa rin. Alam niyo po yung isang kapalpakan na ginagawa natin? Tuwing Sunday lang, is to come before God unprepared. Paano yun? Nag-devotion naman ako eh, nag-pray naman ako eh. Basa naman ako ng Bible eh. Nag-worship pa nga ako eh. Pero pagdating mo rito, hindi ka prepared. Ano pong ibig ko sabihin? Pagdating mo rito, hindi mo kayang isuko yung sarili mo sa Panginoon. Pagdating mo rito, parang wala lang, parang
parang regular na sa iyo yung pag-attend every Sunday. Sobrang complacent mo, no? Parang wala nang dating sa iyo yung praise and worship. Wala nang dating sa iyo yung prayer. Wala nang dating sa iyo ang lahat ng ginagawa sa church basta present ka. Okay na. You come unprepared. That's how stupid our heart is. That's how ridiculous our heart is. That's how careless our heart is. We can call that cavalier. Sabihin niyo nga po, cavalier. Other term for careless. Masyadong walang paki. Yan. Bakit sabi po dyan no, sa Jeremiah, magdunahan na ako ng angel, nahihimpya. Sabi po dyan, the heart is deceitful about all things and beyond cure. Who can understand it? Masyado daw mapadlin lang ang ating puso. Ano ba yung deceitful? Sige nga, tingnan nga natin yung definition niyan. Yung deceitful. The Bible says our heart is deceitful. The definition of this is our heart has a tendency or disposition to deceive or give false impressions. In other term, it is deceptive. It is misleading. Akala mo tama, yung pala, mali. Diba, didiscuss na rin po natin yan ng mga nakalaan? That's how careless our heart is. That's how destructive our heart is. That's why you need to guard your heart. We come here unprepared. If we come here unprepared, paano na tayo lalabas? Paano natin gagawin yung pinapagawa ng Panginoon? Alam niyo po ba ang isang challenge sa isang preacher? Sa isang pastor? Is before we stand before you, dito sa pulpito, madalas po sa hindi po talaga kami natutulog. Hindi kami makatulog. Ako personally, hindi ako makatulog. Lagi ako sinasabihan ni Johan. Sabi niya, Daddy, i-prepare mo ng maaga. I-prepare mo ng maaga, which is tama. Pero sa totoo lang po, yung preaching po, ay pinaprepare po siya ng matagal. Hindi po siya madalian. At kapag inassign po kami ng madalian, hindi po namin yan basta-basta, Google. Hindi po ganun. Pinagpe-pray po yan. Pinag-aaralan po yan. Hinihingi sa Panginoon. Ang conclusion, ending, Sabado ng gabi, hindi nakakatulog. Ang nakakalungkot, kapag tumayo ka na sa harapan at sinasabi mo na ang magandang balita, may nakakatulog. Napakabigat na challenge para sa amin. At hindi lang po dito nangyayari yun. Hindi lang po dito. Ang nakakalungkot, nangyayari po siya sa lahat ng Christian churches. Why? Kasi ang daming excuses. They come unprepared. Why? Because their heart is so deceitful. Why? Because they did not guard their hearts. So, you need to guard your heart. Please, guard your heart. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, guard your heart. Hindi po ito joke. That is why even strong people suffer. They become weak. Alam niyo po, yung kahit yung pinakamalakas na tao, nagiging mahina. Kasi hindi binantayan yung puso. Alam niyo po ba, mayroong isang tao sa Bible? Actually, marami sila, no? Pero I will emphasize on one person. Kilala niyo siguro ito? Si Samson? Kilala niyo si Samson? Yes. Hindi niya binantayan yung puso niya, kahit sobrang lakas niya, di ba? Biruin mo, ilang libo yung pinagtali-tali niyang mga, no? Fox. Tapos minasiwas niya lang. Di ba? Tinumba niya yung napakalaking pader, yung poste. Ang dami niyang tinalo. Kaso lang, hindi niya binantayan ang kanyang puso, nanghina po siya at nakalo. Di ba po? Alam niyo yung kwento na yun? Malakas na tao yun. Meron pa po isang character sa Bible. Sobrang lakas, sabi nga sa mga taga-Cavite, ubod ng lakas. Yan. Si David. Si Saul, natatalo niya 1,000.
Si David, natatalo niya, napapatay niya 10,000. Diba? Ang lakas-lakas niya. Matikas, hindi niya. No? Matibay. Sa Bicol, matibayo. Sabi ng mga Bicolano. So, pero, dahil hindi niya pinantayan yung puso niya, nanghina siya, nadala siya. Diba? Dahil sa isang babae. Pareho sila ni Samson. No? Kaya mga kalalakihan, mag-ingat po tayo. Ha? Ingat po tayo kasi mahina tayo pagdating dyan eh. Diba? Naturalesa sa lalaki na maging mahina sa babae. Ito po pagpapatunay. Pag tinitigan ako ng asawa ko, tiklop na ako. Ganyan po kahina ang lalaki. Lalo na pag di mo asawa, tapos napakaganda, napakasexy, nasa harapan mo, tapos inaakit ka, ano mangyayari sa'yo? Diba? At hindi lang po yun. Kahit babae, pwede mangyayari yun. Kaya, lalaki ka man o babae ka, mag-ingat ka. Guard your heart. Amen. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, yung kay Samson at kay David, pagmamahal yun eh, sa totoo lang eh. Diba? Love is supposed to be sweet. Love is supposed to be wonderful. Love is supposed to be amazing. Love is supposed to be magical. Diba? Ganun dapat yung pagmamahal eh. Kaso lang, kapag hindi mo binantayan yung puso mo, if you do not let your heart be guarded by the Holy Spirit, by the Lord, by Jesus, if you let your guard down, ito po mangyayari sa inyo. No? Love will become bitter. Love will become awful. Love will become boring. Dati, nagkukwentuhan kayo. Kami po ng asawa ko, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Hanggang sa langgam, pinagkukwentuhan namin. Ganun kami ka-sweet. Kasi hindi kayo maubusan ng pag-uusapan eh. In love eh. Diba? Pero ang pagmamahal, nagiging kabaligtaran niyo noon. Kasi dumating sa punto, nag-aaway na rin kami. Dumating sa punto, wala na rin kami pinag-uusapan. Bakit? Kasi ganun yung pagmamahal pag hindi mo binantayan ang puso mo eh. The magic immediately disappears before you. You become selfish. Tama po ba yun? If you do not guard your heart, babalik ka sa dating identity mo. A selfish, self-centered individual. Purong akin na lang, ako na lang. Ako lang muna. Yung mga ganon. Kaya minsan pag nag-aaway ang mga mag-asawa, no, ang hirap humingi ng tawad. Bakit? Nagiging self-centered. Hanggang di siya lumalapit ang humingi ng tawad sa akin. Parang ang pinikwento ko, ako yata yun. No, pag di siya lumapit sa akin, hindi ko siya patatawarin. Pero ako may kasalanan. Yung mga ganong pag-uugali. Nagiging self-centered. At kapag nangyari sa iyo ito, kahit Kristiyano ka na, di ba? Hindi mo magagawa ng tama ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi mo siya magagalawan, hindi mo siya malalakaran ng tama. Why? Because you did not guard your heart. E ang takbo po natin ngayon, come 21 days, we are in our 8 days po ba, Pastor? 9 days natin ngayon. We only have 12 days to go. Halos 1 week. Sobrang lang 1 week na lang po yun. Guard your heart. Kasi ganda lang gagawin ng Lord sa atin. Amen. Amen po ba doon? So, I will ask you again. Do you love God? Do you love Jesus? Amen. Do you love people? Amen. Then guard your heart. Wholeheartedly. Pantayan po natin mabuti. Kapag hindi po natin siya binantayan, alam niyo po, I can teach this, guard your heart, kahit ano po, kahit isang linggo, hindi po tayo matatapos dahil napakaraming vulnerability ang isang tao. In fact,
Sabi po sa Jeremiah 17, kapag hindi po natin dinalain sa Panginoon, siya nakikita niya ang lahat eh. Sabi niya po, I the Lord search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ibig po sabihin yan, ang ganda po, di ba? No? Sinasaliksik daw po ng Panginoon ang puso natin, ang isip natin, at binibigyan niya ng kapalit. Di ba? Binibigyan niya ng kapalit ang lahat ng nagagawa natin. Napakaganda po. Amen. Pero ang hindi po natin nakikita dyan, sabi po dyan, ang napakalinaw, oh, reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So kung pangit ang ginagawa mo, you will receive a reward from God. No? Pangit din. Di ba po? Yan yung sinasabi dyan. Pag maganda ang ginagawa mo, maganda ang reward mo kay Lord. Pag pangit ang ginagawa mo, pangit ang reward mo kay Lord. God will bless you. Just guard your heart. Amen. Meron po akong kwento na, kwento ko na yata ito before. Meron po kung naalala niyo pa. Papapaalala ko lang po ng saglit po. Meron po isang nanay na nagmamadali po kung papasok siya ng opisina. Tapos, habang inaayos niya lahat ng gamit niya, para siyang ano, mga nanay, gano'n, no? Pagano'n, no? Kahit sa grocery, gano'n sila eh. No? Hindi ko maintindihan, yung misis ko talagang gano'n pag nag-shopping eh. Yan. So, yung mga nanay gano'n, so, hinahanap niya yung kanyang mga gamit, tapos nung papasok na po siya, biglang bumalik. Tapos, may nakalimutan pala siya yung susi niya. Then, hinahanap niya yung susi niya, susi ng kotse niya, pabalik-balik siya hanggang sasabi niya, I must be growing, going crazy. Sabi niya. Nasisiraan na yata ako ng bait. Tapos, yung 5 years old na anak niya, sabi sa kanya, Mommy, whatever you do, don't ever lose your heart. Sabi nung nanay, I must be losing my mind. Sabi nung bata, whatever you do, don't ever lose your heart. Imagine that. A 5-year-old boy. Sasabihin sa kanyang ina, kahit anong mangyari sa'yo, ay masiraan ka man ang ulo, para gano'n yun. Huwag mo lang mawawala ang puso mo. Why? Sabi nung bata, whatever you do, don't ever lose your heart because I am in it. Parang sinasabi sa akin ng Lord, whatever you do, please guard your heart because the Lord is in it. Amen. If you do not guard your heart, the Lord will cry out. Nanludere dei. Ito na po. Ang ibig ko sabihin yan is don't play God. In order for us to guard our heart, we must know the definition of how and why we need to guard our heart. Bakit? Kasi prone po tayo bilang tao sa lahat ng klase ng kasalanan. Isang kasalanan po na ayaw ng Panginoon ay yung judge, pagja-judge. In fact, sabi niya po sa Matthew 7:1-10, sabi niya po dito, do not judge or you too will be judged. For in the same way, you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. So, many will say, ay, hindi naman ako judgmental. Hindi naman ako yan. Pwede hindi ikaw yan, kapatid. Salamat sa Diyos kung gano'n ang galing mo. But, pwede po ba natin aminin na talagang minsan nagiging judgmental tayo sa mga tao? Nahuhusgahan natin ang tao. No? Kahit hindi pa natin lubos ang kilala. Diba? Grabe po ang ano ngayon, kung kayo po ay nanonood ng mga balita, ako po paminsan-minsan na lang. Pero every time na nakikinig ako ng balita, wala nang magandang balita ngayon. Puro pangit na balita na lang. And we easily judge people. We easily fall into this sin. Isang kasalanan po natin, I example that kahapon. When you see a person walking, lalaki po, nakikita niyong kumikembot-kembot, ano kaya agad yung naiisip natin?
Di ba? Kahit di pa natin kilala yung tao, kahit di pa natin siya lubusang nakakausap, kahit di pa natin alam yung pangalan niya, but once we saw a person, no, in that way, in that manner, ina-identify natin kaagad na ganun siya. Alam niyo po ba na may mga naglalakad sa ating mga kalalakihan dito sa church, pero lalaki? Gumigiwang ang balakang? Pero lalaki. But we identify them as gay. It's not right. Di ba? We easily judge people. Ganon din sa babae. Pag nakita natin medyo macho yung lakad ng babae, kala natin, ano na, binabahin na. Di ba? Eh, meron namang mga babae na talaga ganun lang lumakad. Amen. We easily judge people. Sa ano pa lang yun? Identity pa lang yun ng tao. Paano na kapag nakita nyo kaagad, narinig nyo kaagad, nagmura? Ang sama naman ito, nagmumura. Di ba? We easily judge people. Lalo na, sabi ko ng karamihan, Christians are the most judgmental people in the planet. In the planet talaga. Mga Kristiyano raw, judgmental. Bakit? Kasi lalong-lalo na pag hindi mo naiintindihan ang pananampalataya mo, kapatid, magiging judgmental ka. Lalo na kapag lagi kang nasa church, nagpupuri ka sa Panginoon, nagdadasal ka, tapos nagbabasa ka ng Bible, may makita kang isang tao na parang may ginawa lang naman na hindi niya sinasadya na mali. We easily judge that person. Tama ba yun? Nangyayari mo ba yun? Sagot naman po kayo. Na-experience nyo rin po ba yun? O ginawa nyo rin po ba yun, yung ginudge nyo yung tao na yun? Kasi ako, na-experience ko rin siya. No, yung parang nahusgahan ko agad yung tao based dun sa nakita ko pa lang. Which is wrong. Sabi lang, ang linaw eh, do not judge or you will too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Yan. Let us examine ourselves. Nasa pananampalataya pa ba ako? Tama pa ba ang nilalakaran ko bilang Kristiyano? O baka naman hindi ko na ginagawa yung mga ayaw ipagawa ko. Nagagawa ko na yung mga pinapagawa ng Lord sa akin na mali. Sabi po sa James, basahin po natin James 2:4. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Hindi ba't nagawa mo nang magdiskrimina ng isang tao sa mga kakilala mo? In fact, yung mga magkakaibigan madalas eh, di ba? Magbabarkada. Ganun yung nangyayari. So, the thing is, most people are too quick to judge others. We are too quick to judge people. Yan. Meron pong isang kwento pa. Mabilis ko matatapos na kaagad ako. Meron pong isang kwento pa sa na narinig ko po ng isang lalaki na nagpunta siya sa isang lake. Tapos, yung lake po na yun, halos walang tao. Tapos nag-swimming siya. Maya-maya, may nakita siyang isang babae. Tapos yung babae, sa malayo talagang maputi, ganyan. Tapos biglang may pumasok sa isip niya, sabi niya, ako, lalapitan ko to. Mukhang maganda yung babae. Tapos nagtatalo yung isip niya. Sabi niya, parang mali yata yung gagawin ko. Baka naman maano ko yung privacy niya. No? Ma-istorbo ko yung privacy niya. Pero nagtatalo yung laman niya, hindi, magpapakilala ako. Interesado ako sa babae nito. Habang lumalapit po siya doon sa babae, unti-unti, nakikita niya ng malapitan, nakikita niya yung kalagayan ng babae. Yung pala, yung babae, ay isang babaeng may sakit ng leprosy. Yung ketong-ketong sa Tagalog, tama? Yung leprosy. So nakita niya, sabi niya, immediately, he told himself, sabi niya, grabe naman itong babae nito. No? Karumal-dumal ang babae nito. Nung unas, may winter siya. Pero nung nakita niya yung babae, ganun yung itsura.
biglang nagbago yung kanyang pananaw. Hinusgahan niya kaagad yung babae. Then lumayo siya papalayo doon. Pagkatapos po noon, biglang kinonvict siya. Sabi niya, napakasama ko pala. Kasi, ang bilis kong maghusga. Samantalang yung una, gusto ko siyang lapitan, gusto kong magpakilala sa kanya. Pero nung nalapitan ko na siya, napangita na ako sa kanya. We are too easily to judge. We are too quick to blame people. No? Pag may mga bagay na mga maling nagawa, nagsisisihan yung mga ganyang pag-uugali. Hindi yung hugas kamay ba? Hindi, siya may kasalanan. Hindi ako may kasalanan. Siya may kasalanan. Nagtuturuan na. We are quick to blame people. And sometimes, ito po yung mas matindi. We are quick to blame God sa mga nangyayari sa atin. These are not supposed to be happening in us as Christians. We are supposed to love God. Di ba sabi natin kanina, we love God? Sabi natin, we love Jesus. And sabi natin, we love people. If you love people, do not play God. Trabaho po ng Diyos ang maghusga, hindi po natin. Amen. Sabi nga po ng Bible, Matthew 7, tuloy po natin, Matthew 7, 3 to 5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Bakit tinitingnan mo yung dumi sa mata ng iyong kapatid o ng iyong kaibigan o ng iyong kakilala? Samantalang, hindi mo pinapansin ang dumi sa iyong mata. How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Actually, sa ibang translation, troso ang nakalagay. No? Sa Tagalog, troso, literal na troso. You hypocrite, sabi dyan. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Alam niyo po ba kung bakit napakadali para sa amin na umuusap ng kahit sino? Why? Because God taught us, sa ating lahat, God taught us to be compassionate. Amen. To be humble. To be good, to be kind, to have self-control. Amen. The fruit of the Holy Spirit is in us. Amen. Why don't we use that into our advantage? Bakit hindi natin gamitin yon para mas lalo natin mapadali yung trabaho natin bilang Kristiyano sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Kaya ko pong umausap ng tao kahit may kutsilyo na sa kamay. Napatunayan po yan ng misis ko. Tapos siya yung taga-pigil ko. Kakausapin ko to fix the problem, to share the gospel. Kasi it's in my DNA. It's in your DNA. Amen. Pero hindi ko naman po sinasabing sumugod kayo pag delikado na. Hindi ko sinasabi. I'm just exaggerating what we can do. Yung capability natin, yung ability natin. Amen. So, some will say, I don't judge. I just correct people who make mistakes. People who I think needs rebuking and correction. That must be true. Maaaring nagre-rebuke ka lang naman. Maaaring nagko-correct ka lang naman. Nagtuturo ka lang naman. But let me tell you, there is a thin line, may manipis na linya po between rebuking, correcting, and judging. Baka namimix na po kasi natin siya. No, kaya ang ending nagiging judgmental. Yan. A thin line between rebuking, correcting, and judging a person. Yan. We rebuke when it is necessary. But especially cell leaders, kasi tayo yung nagbabantay sa mga natin, di ba? Sa mga disciples natin.
let us not be mistaken for the to exercise our power, our authority to rebuke. No? Kasi baka yung rebuke natin nagiging judgment na. Nakakasakit na tayo ng puso ng tao. We can correct people without hurting their feelings. Kaya naman po, di ba? Amen? Amen po ba? Alam niyo po, ang katotohanan ay masakit. Pero pag tinanggap mo siya at matuto ka, naku, napakasarap. Kasi lalago ka, kapatid. Last week, di ba, Pastor Bob emphasizes the fig tree, no, yung pagbunga na hindi tayo mga baog. Ano, naging controversial pa nga siya eh. No? But in the context of the ministry of the church, we need to grow. We need to produce fruit. Amen. Amen po ba doon? Amen. Gusto niyo po bang magbunga? Amen. Gusto niyo po bang lumago? Amen. Then don't be judgmental. Guard your heart. Amen. Amen. Do not mistaken rebuke from judgment. Rebuking is different from judging. Guard your heart and do not play God. It is not for us to judge because that is a job suited for God alone. He is the judge of us and He is fair and a just God. Siya lang ang may karapatan na manghusga sa kahit sino sa atin. Ano man ang kalagayan, ano man ang katayuan ng bawat isa sa atin, may problema o wala, maganda ang buhay o hindi, ang Diyos lang ang may karapatan manghusga. Alam po ang trabaho natin? To encourage, to edify, to share the good news. Amen. Yun lang ang trabaho natin. When you rebuke, you also encourage. Kasi ang nangyayari po minsan, no? Pinagsasabihan mo yung tao, tapos hindi mo nililift up. Hinahayaan mo na lang sa baba. Akayin mo ulit mataas. Para walang samaan ng loob. Amen. That's how we do. That's how Jesus is doing it doon sa Bible. Diba? Siya ang model natin eh. Siya ang example natin eh. When he rebuked, sabi niya kay Peter, Satan, get away from me. No? May encouragement. Kasi hindi niya sinabi kay Pedro, Satanas, ikaw yun. Pedro, ikaw yun. Hindi eh. Diba? Pinalayas niya yung espiritu ni Satanas sa katawan ni Pedro. Ilang beses niya ni-rebuke si Peter. Ang dami po, di ba? Ang dami. But Peter, di ba? Patuloy siyang na-encourage kay Jesus. So dapat ganun din tayo. Amen po ba doon? When you don't play God, God can use you mightily for His glory. When you don't play God, Jesus can and will multiply your territory. Jesus can bless your capacity to win souls. Jesus can bless your ability to encourage others. Jesus can bless you to go places that you never dreamt of. Jesus can bless the nation you are into. Sa Pilipinas tayo, kayang-kayang i-bless ng Lord yan. Punta ka sa ibang bansa, kayang-kayang i-bless ka ni Lord sa ibang bansa. Why? Because you are doing His will. You are guarding your heart. And if you don't play God, you can fulfill your God-given calling. May natututunan po ba tayo? May natandaan po ba tayo? Ano po yun? Thank you, Lord. Kahit hindi nyo na matandaan yun, iba. Just guard your heart. All you need to do is to ask Jesus to help you guard your heart. Iimbitahan ko lang po yung mga gusto lang. In your heart, authentically, yung may gusto lang na mag-surrender kay Lord. Yung may gusto lang talaga na i-rededicate yung buhay niya sa Panginoon.
Iimbitahan ko lang po kung napipilitang ka kapatid, huwag na. Pare-pareho tayong Kristiyano dito. Amen? Alam natin, nakikita ng Panginoon ang puso natin. Amen? So, kung ikaw yung tinutukoy ng Diyos, na parang pakiramdam mo, gusto mo isuko mo muli yung puso mo sa Kanya. Na parang nararamdaman mo na parang nagkukulang ka na. O pakiramdam mo, parang blessed na blessed ka, self-righteousness, kahit may mga mali kang ginagawa. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon para tumayo at isuko sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Lord, I pray for these people, Lord God, na sasabay sa akin, Panginoon, na gustong isuko, Lord God. Muli, ang buhay na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya na bantayan ang personal ng aming sarili, Panginoon. But Lord, with your help, with the help of the Holy Spirit, Lord God, mas magiging matindi ang pagbabantay, Panginoon. Mas magiging safe ang pagbabantay, Panginoon. The Lord is telling us to watch our word, to watch what we think, because it becomes our word. To watch our word, because it becomes our action. Hallelujah. To watch everything that we do, because our action becomes our habit, and our habit will become our character, and our character will become our testimony. Sa Panginoon, sa oras na ito, Lord God, tanggapin mo po ang lahat ng tao, Lord, na gustong isuko sa iyo, Panginoon. Ang kanilang sarili. Muli, Lord God, we humble ourselves before you, Lord God. We are rededicating our lives to you, Lord God. Surrendering everything, Lord God. All the sickness, Lord God. All the curses in our lives, Lord. All the problems. All the challenges, Lord God. Lahat, Panginoon, na dumarating sa buhay at sa kasalukuyan, Lord God. Tanggapin mo po ito sa iyong paanan, Lord God. Dahil hindi po namin kaya, Panginoon, na dalhin ito sa araw-araw. Lord, saliksikin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Alam mo, ang tunay na ninanais ng puso namin, Panginoon. Personally, Lord God, you know my heart, you know my mistakes, you know my transgressions, Lord God. You know my iniquities, Lord God. Lahat ng mga nagagawa ko, pagkalimot sa iyo, Panginoon. Lahat ng nagagawa ko, mga pagpapabaya, Panginoon. Alam mo yan sa kaibuturan ng puso ko, Panginoon. Sinusuko ko ito sa iyo, Lord God. Hayaan mong mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Hayaan mong mangyari ang nais mo sa araw-araw na paglalad ko, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang mga kamay na ito na tumataas sa iyo, Lord God. Tanggapin mo ang pagsuko ng bawat isa sa amin. At baguhin mo, Panginoon, ang puso na ito, Lord God. Patuloy upang malakaran namin, Panginoon, ang pinapagawa mo ng may kapurihan, ng may kabanalan, ng may paglapit sa iyo, Panginoon, that we can say, truly, in our mouth, Lord God, that Jesus is worthy. That's why we are also worthy of your presence, Lord God. Jesus is full of grace and truth. That's why we receive that grace and we are full of the truth of the gospel of Jesus Christ. Lord,
Salamat po dahil patuloy po kaming sinasamahan sa araw-araw, Lord God, sa biyaya mo, Panginoon, na kahit di namin deserve, Lord God, you give us blessings upon blessings every day, Lord God. We thank you, Father God. I thank you personally for my wife, Lord. I thank you for my children, Lord God. I thank you for giving them to me, Lord God. And I also pray for this church, for Pastor Luz, for Pastor Bob, for all the elders, for our pastors in our outreaches, Lord God, and for all the leaders of this church, Lord God, for all the members of this church, Lord God. I thank you for bringing us here, Lord God, working hand in hand, working together, Lord God, to work in your temple, Lord God, inside and outside of this church, Lord. And Lord, I pray sa lahat ng mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin, sa lahat ng ministry, Lord God, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. I pray, Lord, na magampanan po namin ito, Lord God, ng tama, ng ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ayon sa aming sariling talino, Panginoon. Hindi ayon sa aming sariling kagalingan, Panginoon. Hindi ayon sa aming mga sariling opinion, Lord God. But Lord, according to your wisdom, according to your own knowledge, according to your instructions, Lord God, and allow us, Lord, to understand everything, Lord God, with your voice, with your words, Lord. Lord, bless all the gifts that we have, Lord God. Bless all the prophets in this church, Lord God. Bless all the heart who has a heart of an apostles, Lord God. Heart of missions, Lord God. Heart of evangelists, Lord God. Heart of teachers, Lord God. And most of all, bless the heart of the pastors, Lord God, who are shepherding this church, Lord God. O Lord, we thank you, Lord, dahil Panginoon, hindi mo tinapos doon, Lord God. Hindi mo tinapos doon, binigyan mo kami, Panginoon, ng kakayanan to encourage others, Lord God, to pray, to intercede, Lord God, to usher others, to help others, to build up others, Lord God. We thank you, Father, dahil kahit maliit, Panginoon, na gawain dito sa church na ito, Panginoon, ay ina-acknowledge mo, Panginoon, binibless mo, hanggang sa nagwawalis, Panginoon, nagpupunas, naglilipin, naghahanda, Panginoon, nagluluto, Lord God, we thank you for the gifts, Lord God, that you have given us, Lord. O Lord God, kulang ang mga salita, Panginoon, upang ibigay sa iyo ang lahat ng pasasalamat na yan, Panginoon. Kulang ang lahat, Panginoon, ng aming naiisip. Kulang ang talino na meron kami, Panginoon. Lord, we thank you for the Holy Spirit who is always reminding us, Lord God, to acknowledge you, to thank you, to praise and worship you. And thank you, Lord, for the gifts of singing. Thank you for the gifts of dancing, Lord God. Thank you for all the gifts of the ministry of Bonai Media, Lord God. Hallelujah. The ushering, Lord God. We give you glory in all our gifts, Lord God. We give you all our praises to this church, Lord God. And Lord, our hope, may tatapusin mo ang simbahan ito, Panginoon. Papagandahin mo ang simbahan ito, Panginoon. At hindi ito matatapos, Lord God, ng building lang, Panginoon, kundi pupunuin mo ito, Lord God, ng maraming kaluluwa na sasamahan kami sa pagsamba, linggo-linggo, araw-araw, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Paalala ko sa next Sunday po, morning service lang po tayo. Okay, sa next Sunday po ay morning service lang po tayo. Wala po tayong PM kasi meron pong
team building po ang leadership ng church gabi po ng hapon yun. So, morning service lang po tayo next service. Okay po? Okay. First timer po, punta lang po kay Sister Tess. Yan po. Hello, good morning po. Importante lang po, gusto po namin mag-meet. I-meet ko po lahat po na ang Sunday school teacher, maging yung mga assistant na gusto. Okay, kasi po, last, nung po nag-ministry po, natatandaan niyo po, meron pong 43 person na nag-commit po na gusto nila mag-serve sa children ministry. So, gusto ko po kayong i-meet. Dito po tayo, kasi wala na pong room sa baba. So, saglit na saglit lang po yun. Kung pwede lang po, nakikiusap po ako na unahin.